Hello mga ka-Bergs, what's up? Welcome back to my channel. Ako nga pala si Jeans. At kung bago ka lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na agad para pindutin mo ang kalembang ng bayan para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So, welcome again mga ka-Bergs. Ito nga pala yung part 2 nung una kong ginawang ang happy ko. Hahaha. Check the link. Kasi mga ka-Bergs, ito ang nalaman kong sikreto ng mayayaman. Ito ang mga ugali ng mayaman. Kung bakit kahit na anong pagsubok o hirap, ay lagi silang namamayag pagpataas. Diba nga ang sabi nga nila, ang mga mayaman ay lalong yumayaman at ang mga mahirap ay lalong nagiging mahirap. Kasi meron pala tayong dapat i-correct sa ating isipan. At ang unang pagbabago ay ang pagyaman ng tao ay ang pagbabago ng kaisipan. Yun ang nauuna. Pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, at ng pag-uugali. So, yun nga pala gusto ko lang pala i-share na nakakadagdag sa happiness ko, di ba? Bakit ako nagiging masaya? Ito mga ka-Bergs. Naalala ko kasi, nung nag-meeting kami dun sa isang organization, ang sabi doon nung leader namin, ang tao, ang trabaho ng tao, kapag hindi mo trabaho, huwag mong pakikialamanan. Una-una, ugali ng tao, kapag ka hindi niya trabaho, yun ang pinapakialaman niya. At kung ano yung trabaho niya, yun yung hindi niya ginagawa. So, because pala sa ating mga tao, mga ka-boys, na kapag hindi natin trabaho, ang hilig natin itong pakialaman. So, sabi ng leader sa amin, kapag hindi mo yung trabaho, or sa English, sabi niya, it's not part of your job, you back off. Sabi niya ganun. So, oh, no! Umalis ka kagad. Yun ang tumaling sa isip ko. Kapag hindi mo trabaho, grab it off. Diba? O bitawan mo. O kung pakialaman, huwag mong gagalawin. Ang sabi nung nagsasabi sa amin, kaya magulo ang buhay ng tao o magulo ang isang organisasyon. Diba? Kahit saan ka magpunta, gumugulo ang isang bagay kapag ka hindi mo trabaho, pinapakialaman mo. Well, yun ang naging parte ng buhay ko o naging sistema ko na kapag hindi ko trabaho, hindi ko na pinapakialamanan. Alam niyo mga ka-Bergs, ang dapat lang natin gawin sa buhay, eh gawin lang natin yung magagawa natin bawat araw. Okay? Yung mga resulta, huwag mo na yan isipin. Di ba? Makikita mo na lang na mangyayari kasi sa buhay talaga, minsan ang buhay natin unpredictable. Or hindi mo masasabi talaga kung anong mangyayari bukas. Lahat tayo pantay-pantay, walang nakakaalam kung ano pwedeng mangyayari bukas. Ang kaya lang natin gawin ay yung araw na binigay sa atin ngayon. Ang dapat natin ipagpasalamat ay yung araw na binigay sa atin ngayon at ang may kakayahan lang tayong gawin ay yung para sa araw na binigay sa atin ngayon. So, yun mga ka-Bergs, no? Hindi mo masasabi ang buhay. Mayaman, mahirap, walang makakapagsabi. Kung tutuusin, halimbawa ko lang ha, ngayong pandemic, di ba? Lahat tayo tinamaan pantay-pantay. Mayaman o mahirap, nakita nyo walang tao sa kalye, nung wala pang vaccine, di ba? Lahat natatakot, walang kinalaman ng sasakyan, walang silbi ang mga sasakyan, di ba? Kasi lahat nakatago sa bahay. So lahat yan naapektuhan. Paumanhin ko ah, pero gamitin ko lang po yung mga kilala talaga nating mayayaman na businessman. Si Jollibee, SM, di ba sila Ayala, lahat yan tinamaan, naging pantay-pantay tayo. Sabi nga nila, yung maraming businessman, matagal na siya sa industry. More than 50 years na businessman sa industry, kilala natin, pero hindi ko nababanggitin. Marami sa kanila ang nagsara ng daang-daang stores nila. What? Dahil nga dun sa pandemic, nalugi sila. So, ang sinasabi dito mga ka-Bergs, kahit na sobrang yaman mo o kahit sino ka pa, hindi mo alam ang pwedeng mangyari. Hopefully, nagigit nyo, di ba? Hindi mo alam mo pwede mangyari kahit ano sa buhay pwede mangyari. Problema,
or blessing man yan, or surprise man yan, lahat yan pwede mangyari sa bawat araw. Yan ang lagi mong tatandaan sa isip mo. Yung positibo na lahat ng posibleng bagay at magandang bagay ay pwede mangyari sa'yo. Oh my God! Wow! Totoo yan. Kaya nga, na-example ko sa inyo, kahit sinong mayaman o kahit sino ka pa, kahit marami ka nang napatunayan, lahat tayo pantay-pantay. Hindi natin alam ang pwede mangyari sa ating buhay. Lahat tayo pwede maapektuhan. Kung tutusin, lahat naman tayo namamatay. Diba? Pare-pares tayo. Lahat tayo may dalawang mata. Isang ilong, isang bibig, diba? May dalawang kamay tayo, dalawang paa. Pare-pares. Lahat tayo na kailangan magulog. Lahat tayo kailangan gumising. Lahat tayo nagugutom. Lahat tayo kailangan kumain. Diba? Pero may pinagkakaiba yan sa bawat isip ng tao. So, ang isa sa mga sinasabi ko sa iyo, Kaburks, yung kailangan mo lang gawin, ay yung kung ano yung kailangan mong gawin sa araw na yon. Yung sa binigay sa yung araw na to, yun lang ang kailangan mong i-focus. Kasi, lahat tayo ay may layunin or may kanya-kanyang purpose bawat araw. Pagising mo sa umaga, magpasalamat ka. Tapos, tignan mo, ano ba yung maganda kong kailangan gawin ngayon? Di ba? Minsan ng tao kasi, ano ang isip niya, anong kailangan kong gawin, anong kailangan kong pagsikapan para yumaman, para umunlad, di ba? Basta sa araw na yon, kung ano yung kailangan mong gawin ng kabutihan. Kung pamilyado ka, kailangan nyo may makain, maghanap ka ng pagkain, trabahuhin mo, di ba? Ang mga problema, hindi yan tumatagal, hindi yan nagiging permanente. Walang buhay na habang buhay, lagi ka nalang may problema. Aalisin mo yan sa isipan mo yan, mga kaburks. Wala tayo ganyan. So, kung ano yung dapat mong gawin nung araw na yun, lahat. Lahat ng kailangan mong gawin, gawin mo lang. Tapos yung resulta, bigay mo sa taas. Bigay mo sa kanya. Magtiwala ka. Wala talagang nakakaalam ng buhay. Ang resulta is, tinatanggap mo na lang yan ng maluwag. So, unang-una yun, no, wala kang dapat pag-alalahanin masyado sa bukas. Kasi lahat ng posible at positibo at magandang bagay ay pwedeng mangyari sa iyo. Diba? Kung naghihirap man ngayon, kinabukasan may financial breakthrough ka. Diba? Kung nahihirapan ka ngayon, mga kabork, kung masyado kang nahihirapan ngayon, lagi mong tatandaan, mangyayari ang pinakamagandang pangyayari sa buhay mo. Isa pa, mga kabirks, ang sikreto ko kung bakit ako nagiging masaya. Ang negatibo, hindi ko pinapasok sa isip yan. Oo, normal, naiintindihan kita, tao din ako. Naiintindihan ko yung nararanasan mo. Maari, kaya nga, kung napapanood mo to at sa oras ngayon namumroblema ka, nabibigat ang parehas lang tayo. Hindi tayo magkaiba, kaburks. Parehas tayo kung anong nararamdaman mo, eksaktong nararamdaman ko din yan. Ang pinagkaiba lang natin ay meron akong paraan o meron akong sistema, ugali sa buhay ko, na reason kung bakit ako nagiging masaya. So ako, mga kaburks, basta kapag ka negative yan, drop off kagad. Hindi ko yung pinatatagal sa isip. Yung sa unang video ko nakalagay doon, sa buhay, ang dami nating pinupulot. Kumbaga sa along the way, di ba? Habang nabubuhay ka, ang dami mong bit-bitin, ang dami mong kinukuha minsan kahit hindi kailangan. Oh no! Ngayon, ang sikreto ko, kaya ako nagiging masaya, wala akong masyadong bit-bitin. Di ba? Hindi ko pinapahirapan yung sarili ko. Basta meron akong naisip na hindi maganda, negative, hindi na ako nagpo-focus dyan. Sabi nga huwag mong tatambayan. Diba? Kapag ka nadadapa ka or nalulungkot ka, huwag mo nang pansinin yan. Hindi mo na dapat pinapansin yan. Kasi alam niyo, mga kaburks, kahit sabihin mong 99.9% kang positive, tatandaan mo to. Basta may 0.1 kang lang negative sa isip, kayang kainin ng 0.1 na yon yung buong positive outlook mo sa buhay o yung pag-iisip mo.
Oh, hell no! Totoo yun, mga ka-Burks. Kaya ang ginagawa ko, mga ka-Burks, talagang kapag may negative, hindi ko ine-entertain yan. As in, hindi. Drop off kagad. Diba? Wala yang puwang. Iniisip ko kagad, iba, dinadivert ko kagad, tinuturoan ko ang sarili ko, dinadivert ko kagad yung isip ko sa ibang bagay. Kung pwedeng maging busy ako, kung hindi man ako maging busy, hindi ko lang iniisip ang kahit na anong makakapagpalungkot at makakasira ng loob ko. Isa yon, mga ka-Burks. Ang hindi nagiging negatibo o hindi pagiging negatibo, inaalis ko siya sa sistema ko. Totally, wala talaga siyang lugar dapat sa sarili mo. Disclaimer lang, okay? Sa videong ito or kahit saan mang videos ko, wala tayong ine-encourage na okay lang yung mali. Baka kasi ma-misinterpret eh, habang sineshare ko sa'yo yung mga sinasabi ko. Oh, magbibigay ako ng example. Okay? According sa isang mayaman, sa maraming panahon kilala siya, si Michael Jordan. Ang sabi niya, more than 9,000 ang na-miss niyang shots. Ibig sabihin, sumablay siya. Or, dahil ito yung trabaho niya, yung pagbabasketball, di ba? Nagkamali siya. Dahil ang trabaho niya i-shoot yung bola, hindi niya na-shoot, nag-minti siya, nag-fail siya. More than 9,000 times, sabi ni Michael Jordan. Sabi niya, I failed over and over in my life. Patuloy siyang nagkakamali. At 300 games ang naipatalo niya. Natalo sila 300 games. Ikaw ba, ka-Burks, nabilang mo na ba kung umabot ka ng 9,000 ang mga pagkakamali mo sa buhay? Hindi natin ina-encourage dito na okay lang ang magkamali. Wala tayong sinasabing ganon. Pero dito natin malalaman ang kahalagahan ng mga bagay kung bakit mo nararamdaman yan, na minsan nalulungkot ka, okay lang yan, parte ng buhay yan. Na minsan, madami kang pagkakamali, okay lang yan, mga ka-Burks. Magkaiba ang kapag nagkakamali ka, is minomotivate ka or ina-uplift kita, tinataas ko yung moral mo na okay lang yan, kaysa sa sinasabing, okay lang magkamali ka na magkamali. May pagkakaiba yon. Hindi tayo dun sa isang side na sinasabi natin sa tao na dapat magkamali siya na magkamali. May pagkakaiba yun. Kasi mga ka-Burks, imposibleng mabuhay ka nang hindi ka magkakamali sa buhay. Lagi niyong tatandaan. Ang katanyagan, ang success, ang sinasabi nilang kaginhawaan o parte ng pagiging mayaman, kaakibat niyan ay ang pagkakamali. In English, failure is a part of success. Kailangan ng success ang failure. Requirement siya. Parte siya ng success. Hindi siya kabaligtaran. Ibig sabihin, akala nyo kasi yung pag-unlad, ang kabaligtaran nun is pagkakamali. Hindi. Alisin nyo sa isip nyo, mga ka-Burks. Parte ng pag-unlad ang mga pagkakamali. Mga sabi nga ni Charles Barkley, if you are afraid to fail, then you do not deserve success. So, ibig sabihin, kung takot kang nagkakamali ka, kung takot kang magkamali, hindi ka dapat umunlad. Mag-research kayo. Maraming nagsasabi, according to sa mga mayayaman, at talagang successful sa buhay. Para umunlad ka, para maging mayaman ka, para buminghawa ang buhay mo, ang susi dito ay ang mga pagkakamali. So, kapag ka nabubuhay tayo, katulad nga ng nasabi ko kanina, gawin lang natin magpatuloy lang tayo
gawin lang natin yung mga dapat natin gawin sa bawat araw. Huwag mong pakialaman yung resulta. Hindi mo problema yon. Hindi mo trabaho ang resulta. Sumasama na lang yon. Humahabol na lang yon. Diba? Gawin mo lang kay maliit yung ginagawa mo, kay malaki. Basta gawin mo yung tama at yung kailangan mong gawin. Humahabol na lang ang success sa'yo. So, naiintindihan kita ka, Berks, kung ikaw man ay nalulungkot ngayon, minsan hindi ka makakilos. Take your time. Kung gusto mo umiyak, kung talagang mabigat ang damdamin mo, take your time. Kung gusto mo mag-dwell dyan for a moment, sige, mag-dwell ka. Kasi mga ka-Berks, parte yan ng buhay. It's a part of life. Ako, sinungaling ako kapag sinabi ko sa inyo, hindi ako nagkakaganyan, mga ka-Berks. Lahat tayo nagkakaganyan. Kahit ang mga mayaman. Diba? Mga mayaman ba, hindi namiiyak? Mas marami ang problema ng mayaman. Kilala nyo, mga businessman, may mga milyonaryo, mga billionaire. Mas marami ang problema noon, maniwala kayo, mga ka-Berks. Yun lang ang pinagkaiba, marunong silang mag-handle ng problema nila. So, focus muna tayo sa sarili mo ngayon. Paano mo ba tutulungan yung sarili mo? Ako sa akin, di ba? Paano lang ba ako nagsisimula palagi? Gagawin ko lang yung dapat ko gawin ngayon. Hindi ko pinapakailuman ng resulta. Bawat araw, laging may pag-asa. Dumarating yung biyaya sa'yo, bumubuhos. Sumasabog na biyaya at pagpapala. Ang pag-unlad mo, mga ka-Berks, ay sigurado yan para sa'yo. Kasi yung mga mayayaman, yung mga naging successful ngayon, hindi naman nila sasabihin yan kung hindi totoo. Kaya, ang gawin mo lang is magpatuloy ka, huwag kang susuko. Mahina ka man ngayon, pag lumakas ka, kapag kaya mo nang gawin ulit, ituloy mo yung mga dapat mong gawin. Bumabanta ulit ng may baong saya at may baong bagong pag-asa, laging may pag-asa, may lakas ng loob, may kumpiyansa. Gawin mo yung mga bagay na dapat mong gawin. So, yun lang mga ka-Berks. Para maging happy ka rin. Para maging happy tayo. Yun lang ang mga sikreto. Salamat! Saludo ako sa'yo. Good job!